Mapagpalang araw po sa inyong lahat, no po. So, ano po, yung talk ko po ngayon, actually, wala na po ako dapat sabihin kasi na-present na po kanina. So, based on my 1 million peso watch, no, alas 7 na po. No po, gusto niyo po bubang makikinig? No, gusto niyo pa po bang makinig? Ano po ba yung magandang opportunity na binibigay, nag-billing o inilalapit po sa inyo ni ifern? Sino po yung willing pang makapakinig? Taas kamay. No po, so kung willing po kayong makapakinig, dahil may huling speaker pa bukod sa akin, no po, please occupy the front seat. Yung mga wala pong tao dyan, i-occupy nyo po dyan. Kasi pag natalsikan kayo ng laway ng magsasalita mamaya, bukod sa pogi yun, no, doon ako nagmana, dapat occupied nyo po yung mga bakanting seat pa dyan kasi para ano po tayo, no po. So ngayon, pinakilala po ako ni Applied Analyst, I'm 19 years old, no po. Ano po dapat ba yung gusto kong i-share sa inyo? Actually, wala na akong dapat sabihin kasi po, nakita nyo naman po gaano kaganda si ifern, tama? Ngayon po, nandito kayo sa opisina mismo ng company. Sino po dito yung nakasali na sa iba't ibang networking company noon pa? Taas ang kamay. So marami sa inyo, di ba? Di ba yung mga networking company na sinalihan nyo ngayon, sara na? Di ba? Eh ngayon, nandito po kayo sa opisina. No po, ilang taon na po ito nakatayo, hindi pa din po ito nagsasara. At lalong higit, hindi po namin kayang takpan ng kurtina to, biglang mawawala. Di ba? So ibig sabihin, yung credibility ng company, okay na okay. Tama? Pangalawa, yung produkto sa lahat po ng multi-level marketing company, si ifern lang po ang may produktong branded. Sino po ang hindi nakakakilala sa Fernsy? Di ba? Sige po, humana po kayo ng produkto ng networking company na mabibili nyo sa butika. Meron po ba? Wala, di ba? Pero yung isa po sa mga produkto natin, which is Fernsy, the number one na ascorbic vitamin C, mabibili nyo po sa market. Ibig sabihin po, no po, yung legitimacy ng produkto, no po, is napakaganda. And pangalawa po, yung compensation plan. So yun po yung ipakikita ko po sa inyo na talagang may kumikita si ifern. By the way, no po, yung pinasinabi kanina ni Upline, Analyst Abanes, I'm earning 400,000 a month. No po. So gusto ko po patunayan sa inyo yun. Diba? Totoo ba yung ano, yung poging lalaki sa harap kumikita ng 400,000 naman? So pakikita ko po sa inyo na totoo yon. Baka hindi kayo naniniwala eh, no po? At baka nag-agree kayo dun sa pogi lang eh. Hindi kayo nag-agree dun sa mayaman eh. So patutunayan ko po yan sa inyo. No po? So ayan, kinakabahan po yung ano, yung ako din kinakabahan eh. Wait nga. Kinakabahan din po ako. Uy, nalaglag. Ayan. Uy, nakita na. Ayan. No po. Apply, no po. So, ayan. So, pakikita ko po sa inyo, no po. Paano po nagsimula si Apply Matthew Santisas, no po. How it is started and how it is going. Alam niyo po, sa sobrang in-demand ng produkto, nagre-ring yung cellphone ko. Foreigner po yung tumatawag. No po. Tiga Taiwan, no po. Mamaya sasagutin ko yan. How it is started and how it is going. Paano po ako nagsimula? Diba? Pakikita ko po sa inyo na hindi po magic, uy, mayaman agad si Matthew. Hindi po ganon. Meron pong istorya yan. Nagsimula po ako, no po, during pandemic. No po, nakita nyo po, estudyante po ako habang ang mga kaidaran ko po, may leisure time sa Netflix, no po, mobile games, no po, sinimulan ko po si ifern. Alam nyo po, very familiar itong lamesa na to dahil dugyot pa ako noon at walang pera, wala po akong pambili ng lamesa. Pinukpok-pukpok ko lang po yan. Halata naman, di ba? Di ba? Yan yung natutunan ko sa scouting. Uy, ba't nawala? Ayan. No po, and then life before ifern, no po, pinalaki po ako ng magulang ko na ang sagot sa kahirapan ay yung pagkakaroon ng magandang edukasyon. So I spend, no po, yung tawag dito, tinatawag nilang sunog kilay. No po, makapag-aral lang ng mabuti. Kasi gusto ko pong makakuha ng scholarship. So, ayan po, no po. Nin-enjoy ko naman yung pag-aaral ko. Kasi akala ko, no po, ang sagot sa magandang kinabukasan ay yung pag-aaral ng mabuti. No po, pero unti-unti pong nabago yan.
nung nakilala ko si Ifern. Nung new normal, habang kayo pumipila sa ayuda, yung estudyante, sinimulan po yung negosyo. Diba? Yun yung unang kaibahan natin. Kayo na mas may abilidad kaysa sa akin, mas pinili nyong manglimos kaysa, diba, gumawa ng paraan para isurvive yung pamilya nyo. Tama? No po? So, hanggang during pandemic, nakikita nyo naman, naka-face mask. Diba po? Iniraos ko. Diba? Nagkaroon tayo kahit papano, nakapagsimula, nakapag-build ng grupo. So, ito po yung ibig sabihin. Ano po yung point? Sino po dito yung hindi pa member, taas ang kamay? Sino yung hindi pa member? O sino yung member na hindi pa kumikita, taas ang kamay? Hindi pa kumita ng 100,000, taas ang kamay? Ayan, marami. Diba? Marami. Alam nyo bakit hindi kayo kumita ng 100,000, hindi pa kayo kumikita ng 100,000? Hindi si Ifern yung may kasalanan. Kayo. Alam nyo kung bakit? During pandemic, sino pong magtitiwala sa isang estudyante? Sino po ba yung may mas credibility, may mataas yung credibility? Ako o kayo? Kayo, di ba? Sino po ba yung mas maraming kakilala? Di ba, na kayang mamuunan sa Ifern? Ako o kayo? Di ba? Bakit ako? Bakit ako? Di ba, dapat kayo yon? Kasi ang kakilala ko lang naman mga estudyante din. Di ba? Ay kayo, may mga kakilala, may hanap buhay. Tignan nyo naman mga business partner ko. Estudyante din nung nagsimula. Nakita nyo si Sir Ming, hindi ko naman naging business partner agad yan eh. Sa tingin ninyo, maniniwala yung mga principal teacher sa estudyante kung hindi pa ako kumikita? Nakuha ko sila kasi kumikita na ako. Pero ito ang ibig sabihin, ano yung point out? Yes, maaaring hindi pa kayo kumikita, bakit hindi nyo kasi ginagawa? Wala naman nagsimulang malaki. Di ba? Wala namang nagsimulang kumita agad ng 100,000 dito eh. Swerte lang ni Sir Meng, yun po isang buwan pa lang, 130,000 yung kinita. Bakit? May apply ni. Yun yung maganda dito. Kasama nyo kami. E 20 days grind namin, araw-araw, alas 5 pa lang, sinusundo na ako sa bahay. O, di ba? Alang ang hindi kumita yun. Di ba? So, ang point ko dito, mga uplines, kung gusto nyo talagang kumita si Ifern, simulan nyo katulad ng ginawa ko. Di ba? Mas unti po yung challenge na pagdadaanan nyo kaysa sa akin, pero ba't nagawa ko? Kasi kayo, ma-pride. Ako hindi. Di ba? Sorry, baka natamaan na po, wag magalit. Bato-bato sa langit, na po, mabukulan ka sana. Di ba? So, habang ginagawa ko si Ifern during pandemic, ayan, naranasan ko kumita 40,000, 60,000, tuwang-tuwa na ako dyan. Bakit? Yung nanay ko nga, 35 years na empleyado, di naman kumita ng 50,000 kada buwan eh. Ang trabaho pa niya, manager. Ako, estudyante. Di ba? Estudyante na may 60, 40,000 every month sa loob ng bahay. Sino mga business partner ko nung panahon na yan? Kapwa ko, estudyante. Mabagal, oo. Pero pagka sinaga mo kasi, sigurado may kararatingan ka. Pangalawang, wala kayo. Una, pride. Pangalawang dahilan bakit hindi pa kayo kumikita. Una, pride. Pangalawa, wala kayong tiyaga. Ayan. Sana mabukulan ka na. Diba? Next, so habang ginagawa ko si Ifern, lumalaki yung grupo ko, nagkakaroon na ako ng mga adult business partner. Kasi hindi na biro yung 50, 40,000 every month eh. Diba? Hanggang sa yan, nakakalibot na ako. Diba? Siyempre, kanina nakita niyo yung opening simula akong picture, no? Dugyutin. Dito medyo okay-okay na. Medyo nag-Alden Richard na. Di ba? Nagkakapera na kahit papano, nagkakalaman na ng pera yung bulsa ko eh. So ngayon, nakakausap na rin ako ng medyo mas matataas na tao. Nakikita niyo, may estudyante pa ba dyan? Wala na. Lahat yan mas matatanda na sa akin. So ibig sabihin, may proseso. Di ba? Yun kasi yung ayaw niyong pagdaanan. Hindi ibig sabihin, nag-member ka sa Ifern, kinabukasan, milyonaryo ka na. Kaya ka na-scam sa mga dati mong kumpanya kasi akala mo, di ba, easy money ang lahat ng bagay sa mundo. Di ba, ang easy money, madali ding mawala. Di ba?
So ngayon, ayan, no, palaki ng palaki yung tseke, papuginid ng papugi. Diyan yung may ano talaga eh, may istorya. Diba, may proseso? Yun kasi yung di nyo pinagdaanan. Yan kasi yung iniiwasan nyo yung proseso. Kaya sana ngayon mabukulan ka na. Diba? Hanggang last year, tingnan nyo po, pinagmamalaki ko pa yan. Last year, no po, 6 months doing. Kasi 1.5 months na po, 1 year and 6 months na po ako doing sa ifern. Doing ifern business. Isang taon, 6 months rather, na po, kumita po ako 283. Last. Medyo okay na. So, averaging mga 60,000-40,000 every month yan. Ayan, nagko-compute na, di ba? Okay na. Mas mataas na sa ordinaryong empleyado. Ito, tignan nyo. Paano pumasok ang 2022 sa akin? Tandaan nyo sinabi ko, ha? Walang nagsimulang mataas agad. Di ba? Yun yung dapat yung matutunan, mga uplines. Si ifern, this is not a get-rich scheme. This is a sure scheme na gagawin kayong mayaman. Di ba? So, how it's going? No po, 2022, nakapag-create po ako ng grupo sa Bulacan. Di ba? Lumaki ng gusto. Diyan po ako nakapag-create, no po, first 2 months, yung strong leg ko. No po, hanap-hanap ako ng agila. First 2 weeks, rather, kumita ng 700,000. 2 weeks. Di ba? Yung member ko na yon. Di ba? So yan, 2022, ganyan. Diba, hanggang sa parami ng parami, diba? Hanggang sa nagkaroon din ako sa kabilang grupo, no po, mga teacher, principal na po yung mga kasama ko. 2022 po, yan na mga business partner ko. Diba, kung makikita nyo po, lahat yan, professional. Ito nga po, principal ko noon eh. Siya nagtuturo sa akin paano magbilang. Ngayon ako po, magbilang ng pera sa libro. Ngayon ako na nagtuturo paano magbilang ng sarili niyang pera. Diba? So, ayan, no po, tuloy-tuloy hanggang iniikot ko po. No po, ang buong kalookan. Tingnan niyo po, kalookan pa lang, hindi pa ako lumalayo, diba? So, ayan, no po, pati sa Leyte, nakakaikot po ako sa iba't ibang lugar. Tingnan niyo po, mga negosyante, mayayamang tao na kausap ko. Bakit? Pogi na ako niyan eh. Diba? Halata naman, sabihin niyo, ano, pwede na kayo lumabas, diba? Ayan, no po. So hanggang ngayon, nagkaroon po ako ng, grabe mga grupo ko po, grupo ko po yan, na-meet po ng President and CEO natin. Palakpakan nyo naman po. Sabi ng mga principal, baliw na baliw, sabi niya, shit! Sabi ng mga teacher pala, alam mo, tuwang-tuwa ako kay Sir Tom. Kasi kami nga sa upuan ng principal, hindi makaupo eh. Natatakot pa kaming pumasok sa opisina ng principal. Pag kaming dalawa na ng principal, takot na ako. Kasi ibig sabihin, pagagalitan ako. Pero nung ano, pinaupo po sila mismo sa opisina ni Sir Tom, so baliw, yung mga teacher. No po, yung mga professional na yan, business partner ko, bakit kumikita na po kasi ako? Diba? So next, no po, bakit ko po ginawa si ifern? Kasi gusto ko pong makapag-aral sana ng maayos. Bakit po? Ang pangarap ko po, gusto ko maging piloto. Bakit? Kasi yung piloto, ang sweldo niyan, 160,000 a month. Pero bago ka maging piloto, kailangan mong gumastos ng 4 million pesos. Wala kaming ganon. Kayo ba meron? Wala din, oh. Di mag-hypern ka. So tingnan niyo po, dito nga, 116,000 lang ang sweldo ng piloto. Diba, engineer, securities and finance dealer, 89. Civil engineer, si Sir Meng, kanina po, engineer yon, 68. No po, ayan, hanggang computer programmers, 52,000. No po, pag ikaw nakapagtapos, ang ganda ng pangalan mo, engineer, pilot, ang ganda pakinggan, di ba? Pero tingnan mo, yung high school graduate, di ba? Yung high school graduate, naging piloto dahil sa ifern. Palakpakan nyo naman. Di ba? High school graduate yan, ha? Tingnan nyo si ifern, ganyan siya, piloto na sa ifern. Pangalawa, no po, na yung lifestyle ng mga empleyado, nagagawa ko na rin po ngayon. Di ba, bakit iba yung ano, yung slide? Hindi kinahanap ko eh, di ba? So, alalahanin nyo po yung income, di ba?
So noon, ay ngayon po, nung last year pa yan, nakakapag-shopping tayo, no po, yung sweldo ng ordinaryong empleyado, pinagsha-shopping ko po isang araw lang. At isa sa pinakamagandang nabigay sa akin ni Ifern, nakapamimigay po ako. Na dati, nung nag-aaral ako, bago po ako makapag-outreach, kailangan ko po nang makisulisit kay mayor, kay congressman. Diba? At siyempre, tuwang-tuwa yung congressman, yung ibabigay kong hard hat, may mukha niya. Diba? O kaya ibibigay kong grocery, may tatak, yung plastic, may tanga, tatak ng pangalan niya. Diba? Pero dito po, ang tatak, SM Supermarket, pinamimigay ko po. Diba? So yan yung binibigay ni Ifern. Bibigyan ka ng freedom na makapag-share ng blessing mo sa ibang tao. No po? And then nakakapag-travel, nakakapag-explore. Grabe, napapamura ka na lang talaga. Ako pa ba to? Diba? Ang pogi, diba? Diba? Sumagot kayong hindi. Pogi po ba? Yes. Diba? And then ayan, yung mga na-achieve natin kay Ifern Elite Toy Club. No po? LB Club. No po? Yung sweldo po ng ordinaryong empleyado, sinturon, sapatos ko lang. Diba? Jordan Hypebeast Club. No po, and then ito po, 35 years na empleyado yung nanay ko, wala kaming sariling bahay. No po, pero dahil po sa Ifern, nabigyan ko po siya, yes, hindi man ganun kalakihan katulad ng pangarap ko ngayon. Pero, marami sa inyo walang sariling bahay, ako meron. Bleh! Diba? O, dahil sa Ifern yan. Diba? And, no po, yung relo ko po, pakicompute na lang. No po, $18,765. 934,000 pesos po. Ayan po, suot-suot ko lang. Yung sweldo mo ng anim na taon, orasan ko lang. Diba? Mainggit ka na. Diba? And then ito pa maganda, dahil sa Ifern po, kumita po ko ng million at the age of 19. Kayo po, nung 19 years old kayo, ano iniisip ninyo? Diba? Lumandi, mag-aral. Diba? O minsan naman, yung mga anak ninyo ngayon, ang dami ha. Mga kasabayan ko, 19 years old ngayon, ano iniisip? Ano iniisip? Call center. Tama? 18 years old, call center. Mag-cruise sa Jollibee. Pero 19 years old because of Ifern Millionario. Diba? Ito pa, ano po? And, hindi pa kasama yung last month, no po? 6 months income ko, pakicompute. 6 na buwan, hindi pa po updated yan. 1,135,000. Palakpakan nyo naman. Kasi wala kayong million, ako meron. Diba? Kung isasama mo yung income ko last September, hindi po updated to, no po, 1.5 million pesos. I-divide mo sa 7 buwan, kapatid, no po, 220,000 every month. Ang sweldo ng piloto, no po, 160,000. Ako po, 220,000 every month. So dati, no po, ayan yung mukha ko. No po, akala ko kasi dyan, no po, dapat maging matalino ka. Pero napatunayan ko nung nag-Ifern ako, talo ng matalinaw ang matalino. Kaya dapat matalinaw kayong lahat. Dito sa Ifern na-apply ko, hindi mo kailangan maging magaling. Hindi mo kailangan maging matalino, ang kailangan magaling ka lang kumopya. Di ba? Kumopya ka dun sa mga may resulta. Baka ang kopyain mo yung taong negatibo. Kopyain mo yung mga uplines mo na tutulong sa'yo. Di ba? So, how it started dati, no po, nagbubuhat, ganyan. No, dati nakakapag-purchase ako, ganyan lang. Tuwa na ako niyan. Masaya na ako niyan. Diba, apat na standard, dalawang standard, pa standard. Ngayon po, normal na lang po sa akin ang family account. Minsan nga kahit hindi mag-present, may pay-in eh. Bakit? No po, naniwala kasi ako sa proseso. Ang tanong, sino po ang naniniwala sa inyo sa proseso? Taas po ang kamay ng naniniwala sa proseso. Weh, lahat kayo? Di nga. Diba? So, wag kang, kung naniniwala ka sa proseso, huwag kang magre-reklamo kung wala kang income. Kasi kasalanan mo yan. Hindi mo kasi sinisimulan. Inaantay mo sa cellphone mo na may mag-text ng 16 eh, hindi ka nga nag-grind. Alam mo kung gusto mong yumaman, araw-araw lumabas ka. Huwag mong sabihin na wala ka nang makausap. Paglabas mo pa lang ng bahay, may ulo ka nang makikita. Diba? Ako tingin ko sa lahat ng mukhang makikita ko sa labas.
1-6. Pumunta ka sa Jollibee, ang tingin ko sa kahera. 1-6. Pumunta ako sa SM, ang tingin ko sa gwardiya. 1-6 ka. Diba? Ganun. Pumunta ako sa school, ang tingin ko sa teacher. 1-6, 1-6, 1-6. Diba? Lahat may makikita ka. Pagising mo pa lang, tingin mo sa pamilya mo. 1-6, 1-6, 1-6. Lahat kayo negatibo eh. Lagyan mo ng account. Diba? So, next, na po, dati na po, yung pinagpepresentan ko, ordinaryong tao lang, na po, kung sino lang yung mahihatak, ngayon po, tingnan nyo, baka di kayo naniniwala. Lahat po yan, teacher. Diba, unti na lang, downline ko na buong DepEd. Na po, kaya huwag ka nang magpahuli. Kung gusto mong maging apply ng DepEd, na po, Department of Education, mauna ka na sa kanila. Diba, maislap ka pa. Na po, the next, na po, dati, na po, present-present lang, walang pera. Ngayon po, namumroblema na ako paano bilangin yung pera. Diba? Ano gusto ninyo? Mamroblema ng paano magbilang ng pera o mamroblema tapos walang pera? Di, ano gusto nyo po? Mamroblema ng may pera o mamroblema ng walang pera? Diba? Ang sarap mamroblema. Ngayon po, ano po? Press senior high school graduate, pero mas mayaman sa'yo. Diba po? Hindi po ako mayabang. Diba po? Binabatukan lang kita. Ayaw makulit ka kasi. Na po, so paano nyo po magagawa si ifern? Na po, nagawa ko po yung negosyo. It's because of the ifern system. And of course, may grand uplines. Ito po yung unang-una. Palakpakan nyo po yung mga taong nag-invite sa inyo. Na po, yung taong nag-invite sa inyo, mahal ka. Bakit? Yayaman na lang sila. Idinamay ka pa. Tapos ikaw, reject ka ng reject. Ang kapal ng mukha mo. Ang tigas ng mukha mo. Diba? Ikaw na nga yung gustong payamanin. Ikaw pa yung maarte. Ano pang ipagmamalaki mo? Matagal ka naman nang wala. Diba? Kaya kung susubukan mo si ifern, walang mawawala sa'yo. Kasi matagal ka nang wala. Pag ikaw hindi ka pa nauntog, iuuntog na kita. Diba? And lastly, na po, Matthew Santisas, a.k.a. Alden Richard, newest luxury car club member. Alam nyo po ito, kotse po ito ng mga presidente. Ngayon, kotse po ng estudyante. Diba? Baka yung pinagpatatrabahuan mo, yung nagpapasahod sa'yo, parehas kami ng kotse. So, ibig sabihin, wag mong antayin yung boss mo maging downline ko. Diba? Wag mong antayin yon. Unahan mo sila. Na po? So, actually, that's my presentation. Na po? Wala na po akong ibang gustong sabihin. Na po? So, ngayon, na po, para po tapusin o i-close yung ating usapan, na po, yung dahilan, bakit napakaraming ginawang milyonaryo po niya. Natuto po ba sa akin? May nagkabukol ba? Oh, yung bukol na yan. No po, lalaki pa yan pag di mo pa trinabaho sa ifern. Uplines, no po, sa lahat ng hindi member. O ito po yung huli kong sasabihin bago ko ipakilala yung huling dapat yung mapakinggan. Si ifern po, ang pinakamadali sa lahat ng mahirap. Lagi niyong tatandaan yan. Bakit? Doon ba sa trabaho mo ngayon, hindi ka ba nahihirapan? Nahihirapan ka definitely. Kaya lang, hindi mo maiwan kasi wala ka ng no choice. Wala na no choice pa. Diba? Pero dito sa ifern, isusugal mo. Actually, wala kang sugal eh. No po, papasukin mo, tatrabawin mo na lang, pinapogi ka na, pinayaman ka pa. Diba? And then last parting words, no po, kadina may nagsalitang negosyante, mga milyonaryo, may ifern o wala, milyonaryo na. Bakit? Sa traditional business, maraming yumaman, pero marami ding namatay. Marami ding na-stress at marami ding pumangit. Dito sa ifern, pagka yumaman, hindi ka mai-stress, hindi ka papangit dahil the more na pumupogi ka, the more na yumayaman